This is our 5 essential upgrades for your ADV 160. Pero bago ang lahat, malupitan mo ng intro, Drek. Let's go! Mapagpalang umaga mga kap. And welcome to our session number 3. At dahil ito nga ang most requested sa last comment section natin sa ginawa nating poll is let's do this. So bago ang lahat, ako nga po pala si Kap RK mga kap. And we found a ADV 160 group of owners nationwide. And this session is called 5 Essential Upgrades for your ADV 160. At may tatlo tayong butol sa huli. Aww. Pero bago ang lahat mga kap, disclaimer muna tayo. So lahat na mababanggit ko na shops, parts, or upgrades sa motor na to ay hindi po binayaran itong mga partners or mga sponsors natin. At the very minimum or the very least, nabigay sila ng discount. But all in all, binili po natin itong mga bagay na ito. So somehow, this is gonna be an unbiased review na rin nitong mga product na to for almost 2 years of ownership Andromeda, our ADV 160. Given that, let's take it all out of the way. And this is our 5 essential upgrades for your ADV 160. Boom! Right off the bat, our first essential upgrade on my list is the side stand enlarger and this center stand foot enlarger din. Tanong nyo mga kap, bakit? Actually, napaka-essential nito or napaka-need nitong mga bag. Kasi itong side stand enlarger natin on uneven surfaces, maliligtas kanyan. Actually, ako ilang beses na rin ako niligtas nito nung may pinarkingan ako na hindi maganda or hindi even yung surface niya. Mapoproteksyonan mo pa yung stock mo, tapos additional forma na rin siya. Dito naman sa ating center stand enlarger, ang iiwasan naman nito is magasgasan mo itong parte na ito ng CVT cover. Madalas kasi kapag ito lang stock na ito na maliit, tumatama ito dito. Masyado kasing malapit yung clearance niya. So kapag meron kang ganito, maiiwasan mo nang magasgasan itong part ng CVT cover. Number 2 essential on our list is none other than itong ating full tire hugger plus this mud flap by Hayadeso. Ngayon, tanong nyo, paano naging essential tong upgrade na to sa akin? Kasi itong full tire hugger ko and itong mud flap na to, it's a one ecosystem na nagpo-protect dito sa ating under cowl. Kasi kung mapapansin ninyo mga kap, napakaraming crevices dito. Tsaka napakaraming pwedeng pasukan ng dumi. As well as dito, yung stock kasi nito, medyo maliit. Eh, kailangan natin protektahan yung mga electricals at yung engine dito sa area na to na hindi mabasa, hindi malagyan ng oil or anything na dirt na pwedeng pumasok. Kapag meron ka nito, meron ka rin full tire hugger. Actually, anything naman na basta mag-cover lang. May iba ang nilalagay dito is hindi ko na sure kung ano. Pero basta any protection. Pero para sa akin, ito ang sumulba sa akin. Itong full tire hugger na to kasi wala talagang lusot yung dumi. Itong mga coil springs na to, dalawang taon na yung motor ko pero kung mapapansin nyo, wala pa rin siyang any rust, no? Kasi yun yung naging purpose nitong full tire hugger natin. Walang nakakalusot dyan sa mga crevices na yun. Lesson learning experience na rin yun kasi sa ADV 150 natin before, yung former nating motor, is napakaraming kalawang dyan. Tsaka dito din sa area ng baso. Yung baso ko, pinakoberan ko rin yun. So, our mud flap is made by Hayadeso while ito namang ating full tire hugger is made by Prime sa Cavite. Si Kuya Jay. Shoutout sa inyo, Kuya Jay. Number 3 on our essential tip, our essential list, is itong crash guard plus top box bracket na matibay at maasahan. Our half crash guard is made by H2C. Sinamahan ko na lang din yan ng footrest na stainless and rubber combination. Ito rin isang learning experience. Maraming beses na akong tumumba, minor fall, at minsan kahit sa parking lang. At itong crash guard na to, half crash guard lang.
yan ang sumasalba sa akin. Doesn't matter kung full crash guard or half crash guard yung bili nyo, pero para sa akin, this will do. A half crash guard na matibay, na alam nyong kapag tumumba, hindi siya basta-basta mayuyupi o mababali o mapuputol. Our top box bracket is made naman by K3, and ito special edition or limited edition Tecno. Special partnership to last year together with our group ADV160, and ito isa lang masasabi ko dito, napakatibay nito. Tsaka ito lang din yung mangilan-ngilan sa mga top box bracket na nakita ko na meron pa rin bracket kahit sa ilalim, at made of steel din siya. So homogeneous siya, no? Na-test ko na rin to one time nung nasa Cubao pa ako, nabangga ako or parang kiss lang nung jeep, and unfortunately yung jeep pa yung nayupi dito sa area na to tumama before kesa yung ating motor. Nagsilbi na rin siyang crash guard natin sa likod, no? So combination siya, crash guard sa harap, crash guard sa likod. So yan. Number 4 essential on our list is a handguard. This handguard is made by MJ Garage Pro Circuit Copy with indicators. Kung mapapansin nyo mga kap, kahit mga highway bikes or mga big bikes kung tawagin natin, comes with a handguard on stock. Bakit nga ba? Mapapaisip kayo. Kasi, lalo ng mga adventure bikes. No? Ang tingin ko isang reason dyan is kasi nga adventure bike siya. So, most expectedly, baka matumba mo siya. Ngayon, itong na-research ko is about the combination of a handguard plus crash guard, kahit na half crash guard lang. At nasubukan ko na rin to kahit nung sa ADB150, naka-handguard din kasi ako that time by H2C. So every time magkakaroon ako ng minor fall, ang una agad nagsasuffer is itong handguard at itong bar end na to at yung crash guard. So kahit ano namang bili nyo na handguard, basta robust and alam nyo na matibay, malaking bagay na yan. Plus, kapag mga long ride mga kap, may tinatawag tayong wind stress eh. Ngayon, kapag ang inyong kamay tapos at high speed, walang cover dito. Nakakangalay yan. Maniwala kayo. So, para sa akin, ito natutunan ko lang din by experience. Kapag meron kang handguard, less yung wind pressure sa kamay mo, sa gloves mo, less din yung ngalay tsaka yung stress sa kamay mo. So, at the same time, kapag maulan, usually naman ang bagsak ng ulan pababa, di ba? So, nakokovera niya din yung kamay mo. Hindi agad-agad nababasa yung gloves mo. So, ayun yung mga functions itong ating handguard. And fifth essential upgrades for your brand new or your ADV-160 is the auxiliary light. Ito nga palang auxiliary light natin is made by GR. This is GR-CR4 LED Lights Philippines natin. Binili to. Lahat ng ADV owners alam to. Ay, napakahina. Actually, dyan nga ako medyo nagkaroon ng dislike, no? Kasi ADV-150 ako nun, ito na yung headlight. Nagkaroon ng ADV-160, ganun pa rin yung output ng ilaw ng stock na headlight natin. So, nagkaroon ako ng chance, ha? Total, pangarap ko rin naman. Sabi ko, pangarap ko rin bumili ng GR talaga. Kasi dati, MDL lang yung mga gamit natin. Hindi rin ganun kalakas yung output. So, sabi ko, bibiling ko na yung pangarap kong ilaw, which is AGR. So, ayan na. Bumili na tayo ng GR. Anything will do. Basta magkaroon lang kayo ng additional light, lalo na kapag gabi. It's not only for you, but also sa mga kasabay ninyo sa kalsada para mas kita kayo, mas visible kayo. So, itong mga to, yan, additional visibility yan. Lalo na sa mga kasabay natin, mapapansin dahil bilang motorista. At yan nga ang ating 5 essential upgrades for your brand new or your ADV-160. Ito yung mga yan. Pause nyo na lang para magkaroon kayo ng save nyo, add to cart, di ba? So, ayun. Ba't di ka pa umaalis, Kap? Gusto mo rin magpabudol? What? Akong bahala sa'yo. Halika. Pero pa tayong 3 budol. Our top 3 budol upgrades is the biggest elephant in the room. Paint protection film or PPF. By Rapmaster. Some would argue na hindi mo naman kailangan magpa-PPF, kundi kailangan mo lang magpa-ceramic or magpa-graphene coating. But I beg to differ. Bakit? Ang PPF kasi mga kap, is a paint protection film. Hindi siya coating. So, kung
may magsadyang man trip sa'yo sa parking, i-hairline scratch siya, or talagang na-caught up ka sa aksidente, minor accident, na kung wala kang PPF is gasgas talaga yung fairings mo, doon ka isa-save ng PPF mo. Kasi for example, itong panel na to is nagasgasan yung PPF niya. Talagang matinding aksidente, no? Pero hindi naman ganun katindi na nabasag. So, ang unang magagasgas dyan is itong PPF mo. Kaya, ang highly recommendation ko, i-check nyo yung GSM ng PPF na gagamitin sa inyo kasi doon nyo malalaman kung gaano kakapal yung gagamitin PPF. Doon nyo rin malalaman kung may assurance kayo na magandang klase yung PPF nyo. So, in our case, this is Andromeda 2.0, which is a colored PPF. Yung dating nakalagay sa atin is a regular PPF lang, glossy. There's two options for that kay Rapmaster, isang glossy tsaka isang matte finish. So nung nag-anniversary tayo, sabi ko gusto kong ituloy yung konsepto ko na ADV 350 concept. So na gray. So ito yung ginawa natin dito. It's a combination of a PPF na gray and black PPF. Number 2 on our Budol list or Budol upgrades is a customized seat cover. My seat cover is made by RR Seat, ADV 160 Bulacan. Pagdating sa seat mga kap, iba-iba naman tayo ng needs dito. But for me, since gusto ko ituloy yung overall concept ko na ADV 350, ito yung ginawa kong design. Ganyan yung stock seat, may X-mark siya. Tapos pagdating dito, merong carbon-carbon lodi. Tsaka pina-extend ko rin tong part na to kasi medyo may katangkaran tayo. Yung sa stock seat natin, medyo malapit siya. Kaya most of the time, pag naglo-long ride ako or kahit short rides lang, umuusog ako dito banda sa may harapan. So, ang laking bagay nito kasi ergonomically, align na siya sa akin tsaka sa height ko. Last on our list of Budol upgrades, number 3 is the customized or the aftermarket side mirrors plus aftermarket brake levers. For our aftermarket side mirrors is from DC Moto Wolf Cross P version 2. Yan, clear siya. So ang purpose nito para sa akin is hindi lang ako comfortable na talaga doon sa stock, lalo na pag nagfi-filter ako ng traffic. Masyado siyang going outwards dito. At mas madali sa akin kasi magsingit sa traffic kapag within the boundaries of my handlebar. And syempre, plus factor na rin na maporma siya. And kung the same function lang din naman, the same lang din naman yung viewpoint na ikita mo sa stock, mas okay sa akin to. Actually, ito ang pinakamabenta sa akin. Sa lahat ng mga vlogs natin, ito usually tinatanong yung ating side mirrors. So ayan, DC Moto Wolf, Cap Dino. Shout out. Our brake levers, adjustable brake levers, and natitiklop din siya. Meron din siyang parking brake. This is Genma Thailand by Moditech Hub. Pina-install din natin to nung anniversary natin. Ngayon, ang kinagustuhan ko kasi dito, sa long rides kasi mga kap, ang stock kasi natin medyo malayo. Naka-finger trigger ready tayo lagi, di ba? If ever, whatever happens on the road, no? Naka-standby lang, pero hindi naman necessarily naka-press. On longer rides, nakakangalay yan mga kap. Maniwala kayo. So, ito, bumili tayo ng adjustable yan. Mas malapit siya. And syempre, additional na rin na maporma siya. Tsaka kapag sa mga stoplight, at least, may nagagamit tayong park brake. So, that's Genma by Moditech Hub. At dyan na nagtatapos ang ating sesh number 4 na pinamagatang 5 essential upgrades for your ADV 160. At kung napa-add to cart ka kap, please like, follow, and share our Facebook and YouTube channel. In YouTube, that's CupRKRT. And in Facebook, that's CupRT. Stay updated sa ating mga videos by clicking the notification bell para stay kayo updated sa either ating sesh or our group vlogs. Maraming salamat sa panonood mga kap. And grateful to be a vessel. This is your CupRT. Peace and love always. Snappy salute.